Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Ito ay ang kwento ng isang babae na tumakas sa mismong araw ng kanilang kasal ng nobyo. Ang lahat ng tao ay nagulat sa ginawa nitong pagtakas, ngunit mas nagulantang ang lalaki nang malaman ang sekreto ng nobya. Glenn, sambit ng kanyang nobyang si Micaela sa binata habang sila ay nasa harap ng altar. Ngayon kasi ang araw ng kanilang kasal, hindi naman nakaligtas sa mga mata ng binata ang matinding lungkot na bumabaka sa mukha ng babae, kasabay ng panginginig ng mga kamay nitong hawak-hawak pa ni Glenn. May problema ba, mahal? Takang tanong naman ang binata. Doon pa lang ay hindi na napigilan pa ni Micaela ang kanyang emosyon. Inalis nito ang pagkakahawak niya sa kamay nito bago ito yumukod at nagsalita. Pasensya ka na, Glenn, pero hindi ako ang babaeng para sa iyo. Hindi ko kayang ituloy ang kasal na ito, Glenn, sabi pa nito bago siya nito mabilis na tinalikuran at tinakbuhan papalayo. Naiwan ang nakatulalang si Glenn sa altar habang nakangangang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kanyang nobya sa kanyang paningin. Kitang-kita niya nang bigla itong sumakay sa isang sasakyan kung saan lulandi ng dating nobyo ni Micaela ang nag-iisa niyang karibal na si Paulo. Napaluhod si Glenn ang mapagtanto niya sa wakas kung ano ang nangyayari. Natulala siya at ni hindi siya makaiyak dahil naghalo-halo na ang emosyon sa kanyang dibdib. Naging malaking usap-usapan iyon, iba't ibang klaseng balita. Dahil si Glenn ay isang kilalang personalidad pagdating sa pagnenegosyo, maraming mga tao ngayon ang kumukondina sa kanyang nobya dahil sa pang-iiwan nito sa kanya. Ngunit hindi kayang manahimik ni Glenn nang hindi nalalaman ang tunay na dahilan kung bakit iyon ginawa sa kanya ni Micaela. Alam niya kasing nagmamahalan sila, kaya naman imposibleng bigla na lang itong magbago nang walang dahilan. At kung totoo man na hindi siya nito mahal, ay gusto niyang marinig yun mismo mula sa mga labi nito. Kaya naman gumawa si Glenn ng paraan upang sila ay magkita at magkausap. Glenn, bakit mo ko'y pinadakip sa mga tauhan mo? Illegal itong ginagawa mo, ah. Protesta ni Micaela matapos itong ihatid ng tauhan niya sa kanyang bahay ng sapilitan. Pasensya ka na, mahal. Gusto ko lang na magkausap tayo. Maawa ka sa akin. Kung hindi mo ako mahal, sabihin mo mismo sa mukha ko para naman makalimutan na kita. Nagmamakaawang sabi pa ni Glenn sa babae. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagawang sabihin yon sa mukha niya. Nakatitig lamang ito sa mukha niya habang malungkot na lumuluha. Hindi mo deserve ang isang babaeng katulad ko, Glenn. Umiiyak na sabi nito. Buntis ako at hindi ko alam kung sino sa inyo ni Paulo ang ama. Dagdag pa nito na halos ikapanlumo pa ng binata. Doon pa lang ay may ideya na siya sa nangyayari. Kaya naman, tinatagan niya pa ang sarili at itinanong ito. Anong sinabi ni Paulo sa iyo, Micaela? Anong ginawa niya sa iyo? Galit na anas niya, sabay suntok sa pader na ikinagulat ni Micaela. Doon ay tila nawala sa sarili ang kanyang nobya dahil sa muling pagbabalik ng isang madilim na pangyayari sa kanyang alaala. Pinagsamantalahan ako ni Paulo, Glenn. Binaboy niya ako. Isang buwan bago ang kasal natin. Tinakot niya ako na ikasisira daw ng pangalan mo kung ako pa rin na isang maruming babae ang makakatuluyan mo. Kaya mas pinili ko na lang na isakripisyo ang kaligayahan ko. Mahal na mahal kita, Glenn. Pero kailangan kong gawin to dahil ayoko na rin maalala pa ang ginawa sa akin ng lalaking yun. Pag-amin pa ni Micaela sa kanya na maya-maya ay biglang humagulgol habang yakap ang kanyang sarili. Gusto ko lang mawala sa mundong ito, Glenn. Gusto ko lang matapos ang paghihirap ko, sabi pa nito. Iba yung awa ang naramdaman ng binata para sa kanyang nobya. Halos hindi niya alam kung paano ito aaluin ng mga sandaling iyon. Ngunit isa lang ang sigurado sa kanyang isip, kanya man o hindi,
ang batang dinadala nito ay hindi magbabago ang pagmamahal niya sa dalaga. Gumawa ng paraan si Glenn upang pagbayarin ang gumawa nito sa kanyang nobya. Inanunsyo nila sa lahat ang totoo at tunay na naging kaganapan kung kaya nagawa siyang iwan ni Micaela sa araw ng kanilang kasal. Mabuti na lamang at lahat ng kanilang mga kaanak ay suportado sila, kaya naman mabilis na umusad ang kasong isinampa niya laban kay Paulo. 9 buwan makalipas ang pangyayaring iyon ay lalong nagkaroon ng katibayan ang kaso dahil napatunayang anak nga ni Paulo ang batang dinadala ni Micaela. Iyon ang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Paulo sa ginawa nito kay Micaela. Habang ang bata naman na ngayon ay isinilang na nito, ay itinuring na tunay na anak ni Glenn dahil para sa kanya ay wala itong kasalanan. Ngayon ay nagsasama na sila bilang mag-asawa kasama ang kanilang unang anak na pinangalanan nilang Mira.